Guwapo. Ang lingkod ng Panginoon na manunugtog ng gorilla, ng farmer. Magandang hapon mga kapatid. Kapere-pere sa atin. May oras pa naman tayo. Salamat po na salamat sa Diyos kasi makalipas ng pandemic, nakapag-anniversary na ng talagang anniversary. Kasi nung last year, parang ano lang kami, parang Thanksgiving mas ka. Pero ngayon, totoo na ito. I-share ko lang itong muli yung pagkanyari sa akin. Yung nagkaroon ako namin sa puso. Nakita ko lang dito kung paano yung lumilis yung ating Panginoon. Tatlong bagay po yung nakita ko na talagang damang-dama ko at kita-kita ko talaga kung paano kumilos si Yahweh sa dahil yung mga panahon na yun. Kasi, inatake ako sa puso doon sa lugar natin sa ating ulo. Yung tawagin namin bundok. But noon, yung lugar namin doon, malayo yung tricycle, matagal. Siguro, pagka magtatawag na ng tricycle, baka abutin ka pa ng 30 minutes bago mapunta ng tricycle. Ngayon, inatake ako yung parang nanghina ako, nagbibigit pa rin ito. Kasi, hindi ko alam sa kapulitan ng kulit. Dati naman kasi nagsisetsa talaga ako ng isa-isa ng anak. Pero nung time ngayon, isang shot lang, pinilit ako ng mga kasama ko. Talaga naramdaman ko na nag-iba yung pakiramdam ko. Ngayon, sa madaling salita, bumagsak ako. Nung bumagsak ako, nagtaranta na yung mga kasama ko. Ang unang biyaya na nakita ko, yung bisita pala namin na asawa ng pinsan ko, marunong mag-drive. So, nung bumagsak ako, hindi ka na magtatawag na kung ano na sasakyan. Mabilis na nakarating ako sa ospital sa Pugyo. Walang akmalay nung nakagising ako na ako sa ospital. Yun yung talagang kumilos natin ng Diyos na nakakarating ako na doon. Pangalawa, nung gising na ako, hindi naririnig ko na yung usapan ng doktor at sabi ng misis. Sabi nila ng kapila doktor, misis, maghanap na kayo ng ambulansya kasi oras ang hinahabol natin. Dadali na doon, kailangan ako ng heart center. Kasi wala naman sila magagawa doon eh. Pinakat pa lang ako, pinainom yung mga gamot. Then, sabi ng naririnig ko, sabi ng wife ko, look, wala mo kami saan ng kahanap ng ambulansya. Sabi niya, tumawag kayo sa heart center. Sabi niya, di ba dapat kayo itong tatawag, kung kayo maghanap ko, itong tatawag. Pag kami tumawag, bukas pa dadating yun. Kayo na ang makiusap ko na sabihin yung emergency. Kasi pala yun. Tapos, sabi niya, may ayaw may bayan yun. Hindi ako sa family, sinabi sa sabi sa natin. May problema, di ba? Sa iwan namin, paano namin gagawin? Biglang pumasok ang Holy Spirit, biglang pumasok sa atin. Sabi ko, tawagan mo yung kumari ko sa kumari natin sa kumana. Alam mo, isang tawag lang, available yung ambulansya niya sa barangay ng Tumana, ang bilis, hindi makaagad sa ating puno. So, mabilis ako nadala dun sa heart center. Ganun kumilos, yun yung pangalawa na kataligin ko talagang kumilos sa video. Pangalawa. Pagdating ko sa heart center, kasi isin na rin ako pero hirap ako magbigat sa video. Pagpasok ka lang, sabi ng doktor, bisis, pagpasok na natin ito sa operating room ha, kasi kailangan ko magalihan. Hindi ko pwede matagalin. Sabi ng misis ko, look, kung kaya ko babayaran natin, baka ito drama naman ang babayaran namin. Tapos sabi ng doktor, misis, kung makakapasok kayo sa tiyari, kung wala kayo babayaran, parang makakahagulat na, nagulat misis ko. Hindi, diretso na ako doon. Ang tawag ko doon, yung procedure na ginawa sa akin, nakapanahon na, angioplasty. Yan, angioplasty po tawag ko. Then, yung lalo na ako sa akin, yung ginagawa na yung procedure, tapos na. Lalabas na kami. Ngayon, sabi ng mga kumutin sa tuto, dali ko na ito sa building, ito kita nito. Siyempre, tataro ka, gabi ko na ang pangyayaran. Pero yung basis ko, nagsunod sa instruction,
ng mga dokto, balik-balik dito, Argentina, sa kung saan-saan. Di kulang, mabalik na naman, halos eh, yun ang trabaho niya maglakad. Pero, sa reality ng Diyos, naku pala yun. Akala namin, paglabas namin, may pabayaran ng mispre. Ang deal namin, 650,000 eh. Baka iniisip namin, baka 100,000, kaya mas maliit yung konti. Iniisip namin, nagkapa-tumatawag ngayon ng mga kasi-tumansa. Kasi hindi nga namin malamang kung tamang pabayaran namin paglabas. Alam niyo, pagpunta niya sa dilim, sabi niya naman, Mrs., wala pa kami pabayaran, kahit sino ko. Kahit sino ko wala. So, ibig sabihin, yun yung biyaya ng pangatlo na doon. Tapos, dahil dalawa ko ba't yung barado, hindi pinipagsabayin, sabi niya, after 3 months, kasi ano niya, August yun. Noong November, pinalikatin ko sa pudat, same procedure din po. Pinalatag ko na sa amin yung tinatawag nila green card. Pag nakarin nito green card talaga, kala ko pa sa US, ano? Nung hawak na lang yung green card, sabi niya, yung pangalawang ano, 650,000 ulit, wala ko yung ginayari at 0. Ang kagandahan pa doon, yung card na pinatawag na green card, ayaw ko na rin gamitin nyo, pero hanggang 2027, hindi na kailangan mo yung kumiyari sa'yo, libre po ulit yun. Alam ko yung test-share ko to, yung mga kasama mo sa office, sa office namin, yung kanilang nanay at kanilang isa, yung kanilang pinsan, lumulupin sila doon sa heart center ko sa mga sakit. Hindi ko lang gusto na ma-approve yun. Alam niyo, nag-o-opera yung nanay ng office group namin at promissory book sila. Hindi yun ang pinayara. Nagbigay ng kalahati. Promissory book, yun ang buro yung kalahati. Hindi ka po basta ma-approve. Kaya lang kami, siguro, biyaya ng Diyos, dahil emergency ka, tapos tumulong din yung ko, parang pinigil na instant kung si Macy. Hindi ko nga. Kaya, alaan niyo yun, tututusin, 1.2 million ang ginastos sa akin. Pero wala pa kami binayaran. Kahit yung mga check-up, kahit ngayon may mga na-test ko din na check-up, wala pa kami binabayaran. Kaya po ako nagpapasalamat sa Diyos. Alam mo, dami na kong nangyari sa buhay ko, maestro, ano. Sabi ko nga, ay nanay ko eh, ang tao siguro hindi talaga namamatay sa sakit eh. Kasi, pero may sakit, 3 years na nakaratay, hindi mamatay-matay. Hindi, siguro talaga yung pinakatakda na yung mga kaya natin. Sa biyaya ng Diyos, ito, nakakatayo pa rin, nakakatutong, hapag ito na kambi, regular po yung araw-araw ng buhay. Pero, sabi nga, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ko eh, huwag naman ang puso ko yun. Kasi dati minsan ang puso ko na to, kaya ayaw ko na rin mauli. Maraming salamat, Yahweh at Sadai. Amen. Hallelujah.